Good morning! Welcome back to Project DIY. And for today's video, magkakabit tayo ng Bluetooth headset sa ating helmet. Let's go! For today's video, mag-i-install tayo ng Helmet BT headset na binili natin sa Lazada for 950 pesos. Main functions include remote control of Bluetooth mobile phone call out, automatic receiving calls, remote control mobile phone for music, automatic switching ng music and Bluetooth phone, durable and waterproof with FM radio. Sa specifications naman niya, 4.1 Bluetooth chipset version, amplifier capacity is 400 milliamperes, and mobile phone distance is 50 meters. So let's open the box and see what it comes with. Alright, so first off, ito yung pinaka-main unit ng ating Bluetooth receiver. Maganda siya, very sleek tingnan, makintab. It also comes along with your manual, kaso Japanese yung salita, so hindi natin siya magagamit today. In addition to that, may kasama rin siyang mga additional na Velcro tape, ito, at saka yung clip niya para sa helmet. And of course, kasama rin yung dalawang piraso ng earpiece saka isang piraso ng mouthpiece. Dun sa main unit ng Bluetooth receiver, maganda siyang tingnan, very simple ang design. On the top, you will have three buttons. You have your power button, volume up, volume down. It also serves as your switching kapag gusto mo magpalit ng music. So press and hold lang yung power button to turn on the device. Sa harap naman, may pindutan din siya. This is to receive calls and to put down the phone if you're done taking the conversation or call. Punta naman tayo sa other accessories. You have two pieces ng earphones or earpiece with Velcro tape at the back. And you also have yung ating microphone which will go in the front of the helmet. Last but not the least, it also has a clip that will secure on the side of the helmet. So sa likod ng ating earpiece, ito, meron siyang Velcro. Tanggalin lang natin siya. Ayan. So mukha naman siyang matibay and very adhesive yung Velcro tape natin. And yung speaker, nakalagay siya sa parang pouch na ididikit din natin doon sa loob ng helmet. There you go. There's the speaker. Sa helmet naman natin, if you look at the inside, there are built-in slots na para doon sa ating headset o yung earpiece natin. Ayan sa kanan and ito naman sa kaliwa. And of course, may space din siya para sa microphone in front of the helmet. So before we start the installation, yung ating helmet, we have to remove the foam inside. Para makita natin yung paglalagyan natin ng earpiece. So ito, tinanggal ko na yung sa akin. There you go. Alright, once removed, makikita mo na kung saan mo gustong idikit. So dito natin sa cavity na to, ididikit yung ating Velcro tape para pagagapangin natin yung wire papunta sa kabila para dun sa isa pang earpiece. Now, para nakatago yung mga wires, pwede rin din natin tanggalin itong foam sa may ulo natin sa likod. So, this is removable also. Go. Ayan. So, clear na yung helmet natin. Pwede na natin i-wire o pagkapangin yung wire and then matatakpan siya ng mga foam later on pag binalik natin sila. So, umpisa na natin ikabit yung mga Velcro tape. Ayan. So, nakabit na natin yung Velcro tape. Both left and right side. And on the right side, doon ko rin kinabit yung aking mouthpiece. So, after that, kabit na natin yung actual headset.
Ayan. So nakabit na natin yung both left and right earpiece pati yung microphone. Nakikita nyo pa yung wire dito pero matatakpan yan once ibalik natin lahat ng foam. So hindi ka na, balik na natin. Ayan. So ganito na yung itsura niya kapag nabalik na lahat ng foam ng helmet. So hindi mo na makita yung wires masyado o wala nang nakaharang na wires. And yung earpiece natin nakatago na siya sa ilalim ng mga foam. Next naman, ikakabit na natin itong Bluetooth receiver. So first, hanapan muna natin siya ng magandang pwesto. Kabit lang natin yung cable. And then, hanapan natin siya ng komportabling posisyon. Okay, so once makita mo na yung spot na gusto mong paglagyan, pwede mo nang i-secure itong receiver using the Velcro at the back of the receiver. And para mas secure siya, gagamitin din natin yung clip para i-screw in o i-clip yung mismong receiver doon sa helmet na hindi siya natatanggal pag umaandar tayo. So para i-clip lang siya, i-screw in lang natin siya dito. Ganyan. And then, i-clip natin doon sa position na gusto natin sa helmet. Alright, so ganito yung itsura niya. Pag naka-clip in na doon sa helmet ninyo, mas secure na siya, hindi na siya basta-basta matatanggal. Last step is connect yung ating earphones and microphone sa ating Bluetooth receiver. And you're done! Ito na po at na-install na po natin yung ating Bluetooth speaker and headset sa ating helmet. Hanggang sa susunod na video po ulit, maraming salamat!